Vlog number 5. Ang pagdadialysis ay isang matagal na proseso. Kinakailangan mong maglaan ng mahabang oras. Ang aktwal na proseso ay 4 oras. Kailangan ang batch ninyo ay sabay-sabay na masasalang. Pagkatapos ng isang batch, ay i-disinfect yung mga ginamit mo nung sinundang batch. Magpapalit ng mga linen at i-set up yung machine. Basta ang pagitan ng kada session ay 5 oras. Round the clock ang operation nila. May Monday, Wednesday, Friday ang schedule. At Tuesday, Thursday, Saturday schedule. Kung hindi ka makakarating sa iyong schedule, ay itawag mo lang para mapilapan nila yung slot mo. Kasi may nagdadialysis ng 3 times a week, twice a week, at once a week. Kaya medyo mahirap i-schedule yung ganito. Ang 4 oras ay napakahirap ubusin ng nakahiga o nakaupo. Hindi ka makakilos ng basta-basta kasi masyadong sensitive yung machine. Kaya halos naka-steady ka lang sa iyong kinaupuan. Ang ginagawang palipas oras nga, cellphone, mga gadgets, laptop, at siyempre kain. Siya nga pala, mga ka-bloggers. Pag ganitong nakasalang ka, ay pwedeng kumain ng McDo, Jollibee, kahit na ano. Huwag lang yung mga mamantika at alcoholic drink. Kaya yung hindi mo makain ng hindi dialysis day, pabili mo na at lantakan habang nagdadialysis. Pwede ka rin manood ng TV kung kita sa napwestohan mo yung television set. Ang pagkuha nila ng blood pressure ay every hour. Kung ikaw ay natutulog, isa ito sa paraan nila para ma-check ka nila. Sir, kuha lang ng BP. Sabay tanong ng, okay lang sir. May masakit ba sir? O nahilo ba kayo? Ang dialysis ay hindi lang pagtatanggal ng tubig sa katawan. May mga medication silang isinasabay. Katulad ko, mababa ang aking hemoglobin. Kaya meron akong injection ng IP-10 alpha 4,000 units pagkatapos ng aking dialysis. Ang iba naming kasabay na nagdadialysis para lang mapalipas ang mahabang oras ng paghihintay ay merong kumakanta, merong nagkukwentuhan, may ginagawang katatawanan ng isang bagay, lumipas lang talaga ang 4 oras. Ako, ang palipas oras ko ay paglalaro ng game sa cellphone. Minsan, nanonood ng vlog sa YouTube, nakikinig ng music habang maubos ang battery nito, hanggang maubos ang battery nito. Pasisilip ko sa inyo kung anong klase ng buhay mayroon ang katulad ko. Paggising sa umaga, testing ng blood sugar gamit ang blood glucose monitor. Meron akong monitoring sheet kung saan ko inililista ang resulta ng aking test. Pagtapos ay mag-aalmusal na ako. Ang aking almusal ay isang 180 ml na gatas at isang tinapay. Importante yung sukat ng liquid intake. Yung sukat ng gatas ay aking nililista sa aking monitoring sheet. Kung ang intake ng liquid ay minomonitor, gayon din ang output. Halimbawa, umihi ka. Yung dami ng ihi mo, lista mo rin yun. Pagtapos mag-almusal, ay inom naman ng sangkaterbang gamot. Tigi isang Renalog, calcium carbonate, folic acid, isosorbide nitrate, amlodipine, at trimetazidine. Pagkatapos ng oral medicine, pagdating ng 11:30 ng tanghali, testing ulit ng blood sugar. Ang pananghalian ay 1,000 kanin at ulam. Take note ha, ang timpla ng ulam, bawal ang maalat. Ibig sabihin, ang asin, bagoong, patis, toyo at iba pang pampalasa. Pagkatapos, inom ng gamot. Isabay na sa pag-inom ng tubig. Pagkatapos, inject naman ng 6 units ng insulin. Pagdating ng hapon, dala siguro na epekto ng gamot at para na rin masabing biting yung pagkain at inumin, tulog na lang. Pagising bandang alas 4 ng hapon, konting laro sa cellphone, alas 5 na. Testing uli ng blood sugar, laro ulit. Wala pang luto si misis. Pag meron ng lutong hapunan, edi sabak na ulit. Uli, 1 tasang kanin at ulam na konti lang. Ang mga fruits ibawal din.
Pagkahapunan ay inom na naman ng gamot at turok ng 6 units insulin. Hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa hanggang alas 10 ng gabi. Inom ng dalawang pang bedtime na medicine at turok ng 16 units ng insulin. Pagkatapos, tulog na hanggang umaga. Panibagong araw na parehas lang ang gagawin. Ito ang buhay na kailangan naming gawin sa araw-araw. Mga ka-bladders, sa ulit, bye-bye!